Okay guys, ngayon ay pag-aralan natin paano ba gumawa ng root dito sa ECDIS JRC. Ang model number ay JAN-2000. So ito yung ECDIS namin, ito yung tinatawag na old JRC. So punta ka lang sa toolbar dito sa taas, tapos piliin mo itong root. Yan, number 2. Okay. Tapos root planning. So i-select mo muna itong graphic editor. Okay, pag na-select mo na yan, nandito ka na. So, makikibabasa mo sa taas dito, may close, may new, may open. So, piliin mo lang itong new. Gawa tayo ng bago. Okay. So, pag na-click mo na yung new, so, pwede ka na mag-umpisa. Left click at right click. Left click at right click. So, dali mo na yung cursor dito sa pwesto number ko mo. I-left click mo na. Okay. Tapos, i-drag mo na siya. Mag-umpisa ka na mag layout ng kon mo, ng waypoint mo. So ngayon, makita mo yan, lumalabas lagi yan tuwing gagawa ka ng waypoint. So pansamantala ngayon, i-okay lang muna natin. Pero mamaya, pagka tapos ka nang gumawa ng na-layout mo na yung ruta mo, dito tayo mag, dito ka na, magsi-safety check. O, kung napansin mo, meron nakalagay doon, safety check. No? So ngayon, isa-isahin lang muna natin, mamaya na natin i-safety check yon. So, gawa muna tayo ng ruta. Kami ngayon ay naandi dito sa Drapit Zona, sa Greece. Okay. So, left click ulit. Okay. So, dito sa Piraeus Traffic ngayon, meron silang lugar na pinapaiwasan. Dito, pero since ito'y kung lang natin, testing lang naman natin, so, idiretso na natin dito sa TSS. So ngayon, kung ito na yung huling waypoint mo, ano, halimbawa ito na yung huling waypoint mo. So, i-right click mo na lang siya. I-right click mo. Tapos piliin mo na yung end kasi kung yan na yung huli mo. So, makita mo wala na siya, hindi mo na siya, wala na yung ano niya. Tawag dito yung line niya para gumawa ka ng mag-layout ka. So ngayon, pag pinalaki mo yan, so makikita mo yung kanyang cross track niya, oh, maabot hanggang dito yung cross track limit niya, abot hanggang sa lupa na. So ang gagawin mo ngayon, punta ka dito sa table editor. Ito, piliin mo to, table editor, click natin. Okay, so lalabas na itong table niya. So dito yan yung cross track limit niya at saka itong rod dito ina-adjust. So gawin to, kasi masyadong maliit ito eh. Masyado malalapit ang waypoint mo. So, ang gawin natin, isinko lang muna natin yan. Okay. Adjust lang natin yan. Limit sa 5. Pati itong rad. Adjust muna natin para makita natin. Okay lang muna. Okay, asan na tayo? So dito, pati ito, kailangan i-adjust natin to kasi umabot yung cross track limit niya rito. So gawin din natin itong waypoint number 3 na 0.05, enter. Enter. Okay. Pati itong rod, gawin na natin ito. Sync na rin. Enter. Okay. So, kung napansin nyo, lumiit na siya. No? Yung cross-track limit niya, kung napansin nyo, lumiit na siya. Ngayon, pagka natapos nyo nang i-layout yung inyong ruta ninyo, maliit doon, no? Tapos dito, ayos na rito yung kanya cross track limit niya. So pag natapos niyo na yan, so tayo safety check. Okay? So all leg, 'yun, no? Piliin niyo lang all leg. Tapos okay. So kung gusto niyo pumunta rito, i-click niyo lang ito, tapos jump lang. Kung nasaan siya nag-jump, so nandoon yung
waypoint 2 to 3. So pag na-check nyo naman, tiningnan nyo, at nakita nyo naman na ayos naman yan, so nakita nyo error result. Oh. So ito lang, i-disregard nyo na lang. Yan ba? Mula doon. So i-disregard nyo lang siya. So pag na-disregard na siya, pag in-okay natin yan, makikita nyo lahat ng pula rito, mawawala na yan. Yan, lahat ng pula na yan, mawawala na yan. Ibig sabihin, na-check nyo na siya. So yan, oh, ang result niya ngayon ay puro pass na kasi nga, dinisregard nyo na siya. So pag in-okay natin, so yun, wala na yung pula niya. Ngayon, kung gusto nyo makita yung total distance nito, nakita nyo dyan, waypoint to waypoint, select nyo lang yung total. Oh, yun, lumabas na 7.9. miles. Okay. So, yan na yung pinakang total distance niya. Dito sa in-example natin na ito. Pagka naggawa nyo na yan, so, isa-save nyo na siya. No? Save nyo lang ito. Pero kung gusto nyo pa, hindi nyo, magdadagdag pa kayo ng waypoint. Halimbawa, kailangan nyo magdagdag. Diyan, dadagdagan nyo siya. So, punta lang kayo sa graphic editor uli. Ito. Piliin nyo lang to graphic editor. Okay. Tapos, dyan, mababasa nyo, insert and move. Add. Add, insert, move. So, kung mag-a-add kayo rito, so, click nyo lang yung add. Yan. Tapos, yung cursor, dalhin nyo rito. Sa huling-huling yung ginawang waypoint kanina, i-click nyo, left-click. O, ngayon, makakagawa na uli kayo. So, ayan na uli. So, left click nyo lang uli yan dyan. Oh. Disregard lang na natin uli. Okay. Ngayon, kung okay na sa inyo, yan na yung pinaka-last nyo. So, ganun uli. I-right click nyo lang. Ito. Right click. Nalabas yung dialog box. So, i-end nyo lang ito. End. Yan. Ngayon, kung naisipan nyo naman na mag-insert ng waypoint. Okay. So, ito lang. I-select nyo to, insert, move. Okay, insert. Insert tayo dito. So, i-left-click lang natin to, tapos hintayin natin lumabas yung edit dyan. Yun, oh, lumabas na yung edit. So, madadrag nyo na siya. Halimbawa, dalhin nyo muna rito. So, ayan na siya. Ha? Ngayon, kung gusto nyo man, ito, i-drag dito. So, i-move nyo lang siya. Yun. Tapos, lagay nyo yung cursor doon sa waypoint, tapos left click. Pag lumabas ng edit, oh, yan, madadrag nyo na siya ulit. Okay. Ngayon, kung gusto nyo namang i-delete itong waypoint na ito, hindi nyo naman kailangan, so select lang ulit ito. Delete waypoint, sa taas, tapos yung cursor, dalhin doon sa tapat ng i-delete, tapos left click. So, wala na siya. Ha? So, ganun lang guys. Pagka na gawa nyo na yan, na safety check nyo na, okay? So, isave nyo na. Eto, dito kayo pupunta. Save. Tapos dito, kung halimbawa, lagay natin testing. Yun yung pangalan ng kuha nyo, ng root nyo. So, testing. So, enter. Okay? So, dito, limitado lang tayo. Konti lang na may susulat natin dito. Dito na kayo magko-comment ngayon. Kung halimbawa, ang biyahe ninyo ay Pampirayos to Libya. So, dito pwede nyo nang buuin. Kasi maximum 63 characters dito sa comment niya, comment section niya. Maximum 63 characters. No? So, dito, mabubuo nyo na. Kasi ang biyahe namin pagkatapos namin dito is pupunta kami sa Libya. So, pwede na namin dito ilagay. Pampirayos to Libya, no? Pagkatapos noon, enter nyo lang, tapos i-okay nyo lang, at pag na-okay nyo, nandun na yon, nakasave na siya guys, no? So, ganun lang guys, ang paggagawa ng kung dito, ng ruta sa GRC. At least, so kung atin yung i-okay, masisave na siya. Okay. Okay. So, pag in-close natin yan, at pinuntahan natin, kung i-load natin siya, dito lang, oh.
Yan o, naka-unload siya, in-unload ko siya. So, punta ko sa letter T. So, ayun yung ginawa natin. No? Testing, nandun na siya. So ganun lang yung paggagawa ng root dito sa ECDIS JRC model number JEN-2000. Okay guys, sige. Thank you. Ingat lagi.